Magandang araw mga kachibog! Panibagong araw, syempre, panibagong lulutuin na naman yung gagawin namin. So, magluluto po kami ngayon ng Sweet and Sour Baby Back Rib. Ito po yung baboy. At ito ang ingredients. Sibuyas, ahos, ang oyster sauce, ketchup, at langgaw. So, tara na po at magluluto na po tayo. Ayan po mga kachibog, ilalaga lang po natin yung baboy. Ilalaga natin to 4 minutes or more. Tatanggalin lang yung scum. At tatakpan. So ayan po mga kachibog, titingnan na po natin. Ayun, lumabas na yung scum. Tignan po natin yung karning baboy. Lips pala. So yan po mga kachibog, ipiprito lang po natin to ng bahagya. So yan po mga kachibog, golden brown na po yung baby back ribs natin. Itatabi lang po natin to at gigisan ng ahos at sibuyas. Haluin na po natin yan. At lalagyan ng tubig. Hintay lang po natin to na lumambot o maluto. At tatakpan. Ayan po mga kachibog, titimpla lang po natin yan ng oyster sauce. Isusunod po natin yung ketchup. Suka. Lalagyan po natin ng tak-tak-tak. Alam nyo na yan. Hahaluin lang po natin yan. Lalagyan lang po natin yan ng cornstarch para lumapot. So yan po mga kachibog, mag-a-add tayo ng asukal para manamis-namis. So yan po mga kachibog, luto na po yung sweet and sour namin. Ang uwi na po namin yan at chibugan na. So yan po mga kachibog, luto na po yung sweet and sour baby back ribs. Yung niluto ni Kachibog Juan. Kachibog Juan. Siyempre, ano po inihintay natin? Dasal muna tayo. Magdasal muna tayo. Kakain na. So, tara na po. Sibuga na. Sibuga na po. Ladies first. Yun. Naluto na rin yung namin. Answer. Nagamit na rin ni Kachibog Juan yung talent. Yung talent niya sa pagluluto. Hindi kasi yung design ano niya. Culinary. Kay Kachibog Juan yung kay Kachibog Nuno yung man. Temporary. Temporary lang. Temporary lang. Temporary lang kasi
Yan o, anong pinintay natin o? Kuha na tayo ng ulam. Tura pa lang, masarap na. Pag natikman na yan. Oo, abay, siyempre. Sa mga hindi pa po nakapag-chibug yan. Naku, dapat nga, ladies first eh. Okay. Kaya kailangan gutom na eh. Wala makapagintay. Nakakatakam na eh. Kanin pa lang. Kanin pa lang. Masarap na. Masarap na. Iba talaga ang kanin sa probinsya. Matamis. Manamis na. Tapos muna tayo. Ayan. Iba talaga pag sinikatibog doon na luto. Iba talaga. Siyempre, di yan papatalo si katibugan doon. Siyempre. Iba siyempre, yung may natutunan nila, siyempre i-apply din natin. Katibugan doon, magaling yan. Ito nga, pag hindi tayo marunong, tinuturoan na tayo, mga katibug. Yung tumuturo sa amin, pag hindi tayo marunong magluto. Magaling to eh. Magaling to? Ang galing. Sobrang galing, ang galing. Alam nyo luto. Huwag nyo nang ipagtutulak sa akin yung mga natutunan nyo. Alam kong magaling kayo. Tignan nyo naman yung ginawa ni Katsibug Juan sa ulam natin. Pinaligiran ng itlog. Grabe. Iba talaga pag may pinag-aralan. Special to eh. Special. Big sabihin. Kaming mga lalaki, special. Siyempre, may itlog eh. Yung nga lang baog. May awa ang juice. Malay natin mga katibog. Itlog dyan pa lang naman slow. Bibigyan pa isang yan. Di pa huli ang lahat. Ulan ang gong. Ulan natin. Malay natin, di ba? Ulan naman posible. Ulan posible. Imposible pag Diyos ang may gusto. Kuha. Naman ang luto ko. Sweet and sour, baby back ribs. Pinatikim natin ni Katibug Juan. May itlog. Special kasi yan eh, may itlog kasi. Katibug. Bakit kaya naman pag sinabing special? Halimbawa, sa lugaw. Special? Oo, pag tinatanong kang special ba sa'yo? Sabihin mo, kasi may itlog tayo eh. Dati nga, sabihin sa'yo kumain sa, ano, sa lugawan. Sinanong ano? Sa akin? Special ba? Ano sa'yo? Special or ordinary? Ang sabi nyo? Napaisip ako. Ano ba pinagkain ba? Ano? Special at ordinary? Kasi yung special may itlog. Special pala may itlog. Oh. Yun pala yun. Kaya nga yung malalaki special. Di lang isa, dalawa pa. Ito. May itlog rin to eh. Ay. Oh, may itlog. Ay, sal. Yung ano, yung luto nila na fried ng kan ako. First time kong natikman yun. Si Katsibug Juan yung nagawa. Kalo kasi yung mga crispy lang. Tangkong. Chicken. Pero pwede pa rin yung ano, langka. Nagulat nga rin ako eh. Crispy okra. Hindi pala puro gata. Tinula. Minungguan na langka. Hindi lang pala yun ang magagawa ng langka, pwede lang pala i-crispy. Pwede nga i-crispy yung ano eh, yung ano, puso na saging. Oo, oh, yun. Saka no? May nabago na namang naisip si Katsibug Juan. Alam na yan. Lalo na sa mga bata na dyan makain na ano, ng gulay. Gulay. Gagawin yung ano, yung crispy. Yung hindi na niya nakikita. Oo. Maganda yun. Gusto niya mong pagkainin ng gulay yung mga anak niya. Teknikan nyo na lang. Yung pala yung dapat gawin. Yun ang teknik. Gawin yung crispy yung gulay. Parang ano. Ayaw mo kumain ng gulay ah. Ito sa'yo. Kasi kailangan din ang mga anak natin na kumain ng mga gulay.
halos lahat ng mga kabataan kasi ngayon mga kasibong hindi na kumakain ng gulay. Oh, mga prito. Mga prito yung gusto nila. Mga sosyal ng mga bata ngayon. Iba yung bata noon. Yung bata noon, may ligtas sa gulay. Kumakain namin? Diba? Italbos lang ng kamote, ulam na yan. Puro gulay. Naranasan namin lahat. Na ano dito, sa probinsya. Probinsya pa to, hindi mawala ng gulay, pero... Sabi. Ibang-iba na talaga ngayon. Ibang talaga kasi bugluan ang gluto. Parang tatab yung kanila. Hindi nyo ba alam mga... Kasibog noon ay saka yung kasibog dyan. Dito natututo yung sinsaloster ng takamay. Yung sikat na kaatista, yung karatista o yan, yung kababae. Grabe. Dito pala natuto magkamay. Dito yung natuto dito yung tinuruan ni Bitsuto. Bitsuto pa mismo nagturo. Once upon a time in Manila. Grabe. Parang napanood ko yan. Yung ano? Ano yung ewan ko lang kung napanood ko na yan, pero... Galing yan eh, nababae. Hindi ka ba nakikinig? Chichin siya, luster. Ay, luster yan. Yung magaling na karatista na babae. Magaling yan. Yung incheck? Incheck, oo, oh, incheck. Dito pa natin, tumag kamay eh. Ngayon ko na nalaman, buti na lang. Sinabi ni Katibu Gando na dito pala yan natutong kamay. Iba talaga pag dayo makapunta dito, marami silang matutunan. Dito sa Philippines, marami yung mga... Masarap naman kasi talaga magkamay. Okay. May tatanong ako sa inyo. Ay. Ano yung malinis? Yung kamay o yung utara? Ay, simple, sa kamay ako. Sarili ko ito eh. Siyempre, kamay. Ah, ako lang nakaalam kung saan ko ginamit ito eh. Yung kutsara. Kamay mo. Yung kutsara, kahit hindi mo alam, pag kumain sa restaurant, hindi mo alam kung saan galing yun. Ay, inugasan naman yun. Ay, yung kamay mo, kung saan naman pinipulot. Ay, inugasan ko naman to. Saan naman galampot. Sinasabon ko naman to eh. Inugas mo ngayon sa ano mo eh. Ano mo? Iba na yun, iba na yun. Tapos, di mo alam, kakain ka. Inugas mo sa ano mo. Sabi nga ni Idol Ruben, di ba? Na mas okay daw yung kamay niya sa ano nga palabas niya. Kita ko pa niya yung kasama na si Genius. Kung pusan niya. Kaya yun yung kamay. Yung kumain sila sa hotel. Grabe. Ikaw kachibog dyan, ano mas maganda ang gamitin? Yung kamay o kutsara? Pag-isipan mo mabuti. Yung kamay mo kasi, saan mo nilalagay? Siyempre, ano, luwag. Siyempre, luwag. Sandok. Sandok, ayun, sandok. Napawisan ako sa tanong ni Katibu Ando, ha? Siyempre lang, siro hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Uy, yung ano mo pala mga Katibu? Hindi lang pala taba yung pwedeng gawing sweet and sour. Diba? Kaniwan yung crispy, sweet and sour, yung ano, yung niluto sa pista. Kaniwan niluto yung taba talaga. Grabe yung taba. Yung side blood yung taba, mga kachibog. Hindi. Ano ba nakaka-blood asin o baboy? Oh. Ano ba yung nakaka-blood? Maganda tanong yun ah. Siyempre, mas maganda yung... Nakakahiblad yung asin. Nakakahiblad talaga yung asin. Alam niyo kung bakit nakakatibog? Alam niyo kasi bando nga. Puro alam din nila eh. Kasi naranasan din nila. Magulang ng puro asin. Nakakahiblad talaga. Nakakahiblad talaga eh. Umiinit yung ulo mo kasi. Ikaw ba naman magulam ng asin araw-araw? Tatlong araw nga umulam ng asin. Lalo na pag may malakas yung ulan. Sabot nyo ng kanon. Tataob na talaga. Ba? Lalo na pag umulan, wala kang kukunan ng gulay. Aba. Asin talaga yung mapupulot. No choice ka, asin talaga mga katibog. Tulad ng may bagyo. Malayo. Malayo kapat sa tindahan.
Ang hindi asin, bagoong. Hindi bagoong tuyo. Umarong ang bagoong at tuyo. So kung wala, susuyo ito talaga. Asin. Gusto mo ng sabaw, lagyan mo ng tubig at asin. Yan, maganda yan mga katibog. Tirahin na yan. Parang tirahin mo na iba yan. Tirahin ko na ba? Taob na taob na mga katibog. Naranasan ko na magulam na asin nun eh. Abang nag-aaral ako ng elementary. Abay! Pag walang ulam, asin! Natural lang yan. Lagi ng tubig. Sabaw yan, tubig. Tubig nga yung kapatak na. Tubig yung part na dyan. Tubig at... Tubig at asin! Lalo na pag mainit yung kanin. Maganda yung asin. Ano mga next video namin katibog, pakita namin kung paano talo ng ulamin yung asin. Yan po mga katibog, sana hindi pa po nakapag-subscribe dyan. Pag-subscribe naman po sa channel namin, DJ Rando po. Like, share, and subscribe po mga katibog. Pag-ipindot na lang ang notification bell para updated kayo sa bagong video namin. At pag-share na rin po pag may time po kayo. Maraming salamat po mga katibog. Ayun. Boss, hinirap talaga yun sa? Tirahin mo na. Ano yan? Ganyan okay. Talaga Pinoy. Ganyan talaga ang Pinoy. Pag isa di yan, ubusin. Ayun, inubos na. Pinuha ko na lahat. Bahala na. Binuhat ko na ka mga katibong. Pati na mayo. So, kain ka muna dyan, katibong Carvin. Siyempre. Babasa muna ako ng shoutout. Shout out mga katsibog, Eps Barbarossi, Marco Danoso, Jessa Cades, User, Remer Lopez, Geneva Padas Jr., Rena Anuevo, Carlito Flores, Leona Rose, Roslyn Bugtong, Wilma Gamad, Michael Balatico. Shout out po sa inyo at maraming salamat po. Ayun, hintayin muna natin si katsibog nunoy matapos. Bago tayo ng tubig. Bino. Sarap. Parang sa sobrang sarap, parang sobrang ayaw niyo sarap, umalis. Parang ayaw ko umalis. Ayun. Sold out. Thank you. Simot na simot yung plato at saka kanin. Salamat mga kasi.